shoutout ko kayo. Shoutout ko play mo. Ito na. So eto Kuya Midnight. What's the plan for Detonator? The plan is to win. The plan is to win and the win. To win is the plan. Is the plan. And sabi noon. And ano? Si Thursby. And the win is to plan. The win is to plan. The plan is to win. Winners creepers. Mm. Ito. Sarap. Sarap. Masarap. Sarap ang pastillas. Leech. Leechilicious. Oh. Uy. Boy. Basic. Unjing ang TNC. Unjing Tidehunter. Kasi ano yan. Medyo abusado ngayon yan. Yung strength na kukunin niya. Dahil nga bawas lahat ng mga strength. Tama. Tsaka classic ano yan. Classic counter kay Tiny. Classic counter kay ano. Tiny. Ubus ang strength ni Tiny. Wasang saling yan. Pabati po. Minnesota. Boss. Manjin. And Midnight. Tapos pabati ulit kay Liza Soberano. Hindi ko po titigil hanggat hindi ako mapansin. Sabi ni Derrick Choa. Shoutout sa Minnesota. Sa tingin, binabati ko si Derrick Rose. Sa tingin ko na-rub si Derrick Rose eh. Na ano? Na-rub. Kasi may mga all-star voting kasi. Ah, so may mga hindi nakapasok. May mga nakapasok. Ayan. Sa NBA. Sabi, yan. Binabati ko pala ang ano? Ang index salon. Yan ang nagsabi sa akin na wag na daw mag-cup ko Midnight. No? Wala, kailangan ko mag-cup. Kailangan mo mag-cup. Tama. Medyo kailangan natin mag-cup ngayon dahil di maganda ang meron ng buhok. Di maganda ang hulma ng buhok ngayon. Tama. Pero bibili ako ng wax mam. Ay, oo. Ito na. Second pick. Pickers. Tidehunter na naman yung TNC. Naku, feeling ko may na-discover sila. May na-discover sila kay Tide. Di, ang ganda kasi ng ano, sa league game. Di ba dati kasi minus 30 sa lead? Minus 30 damage, minus 40, 50, 60. Ngayon, ginawa siyang percent. Ay! Minus 30% damage. So, overall yun. So, yung Anchor Smash, effectively, tinatanggal mo yung damage nung, ano, nung kalain mo. Nung kalaban. Tinatanggalan mo na ng damage, pare. Tinatanggalan mo pa ng strength. Hindi naman. Hindi, pag nandyan yung undying dun sa lane. Ah, yun. No. Kala ko yung Tidehunter. Kaso, feeling ko, si Teams, may bagong favorite eh. Ocho Gaba na, ano eh, na shackle eh. Yeah. Diba? Parang pasok niya, no? Sana yung manabunot eh. Pero yung ano ah, yung Anchor Smash ni Tide, hindi na siya ganun ka-effective sa creeps. Kumaga, kung tatanggihin niya, wala na siya pakido kasi may Kraken siya naman siya. So, hindi niya kailangan isipin na na-nerf ng konti yung Anchor Smash. Yung mga kakampi niya lang. Kasi yung percentage siya lang yung tinatanggal. Hindi na straight damage. Correct. Pero eto, pa-shoutout Boss Manjin. Watching habang kumakain ng munggo, Munggo Lord. Wala pa Friday ah, pero munggo na kagad. Friday na. Friday ba? Na paano ka? Friday nga pala, kaya pala munggong ulam. Bakit kaya ganun, no? Sa Pilipinas, pag Friday, munggong ulam. Hindi ko alam, manok ulam namin eh. Kaya, hindi, marami na ano yan eh. Seryoso? Oo. Oh. Hindi ko alam yun. Bakit? Awe? Ah, sa school daw kasi. Ah, dati. Naalala ko pag feeding program. Hindi, pag Friday nga sa school, yung ibang mga schools kasi, naka ano yun, kumbaga, nakalista. Required? Nakasulat. Oo, oh. Gulay. So, parang yung mga old school parents natin nabigyan ng ano ng philosophy na every Friday we eat munggo kahit munggo lang palag na kaya pala yung sa amin naman iba yung feeding program kasi nga di ba kailangan healthy yung mga bata pag Friday munggo kinakain nila munggo lords. Speaking of munggo, kulay munggo si Pugni. Hindi naman kulay munggo yan. Kulay munggo ya green eh, dark green ang munggo. Ano bang munggo yung kinakain mo ah? Green dark green brown ng munggo. Tama. Oh, basta green. Tsaka may brown din siya. Oh, sige, munggo. Binabati ko si Dakota Queen. Manjin, shout out loads. What's good? Sino pa mga babati? Pili ko may babatiin kape. Marami ito, Naunar. Ayan. Balikin mo na. Oh, sige. Wala na, patapos na. Okay na mo. Mamaya. Pastillas. Teka lang. Subukan kita. Marami nagpapaba. Sige. Teka, baka marinig sa stream eh. Op. Ayan. Pa-shoutout Boss Midnight and Boss Manjin. Salamat papi yan. Si John Paul Anyago. John Paul? J. Pilay? Awa nga eh. Piling ko asan kaya sa Pilay, no? Teka lang, ungoyain ko lang. Baka marinig eh. Hindi rinig yan. Kanina pa ako umunguya. Dumadaldal ka, umunguya ako eh. Baka marinig. Ah, binangkagad yung Juggernaut. Insta ban. Hirap kasi niya pag may leech eh. Pero ito, Anago Siren. Ay, oo. Uy, men! Ano? Si OD! Oo. Wasak sinaga dyan, men. Sinagerts! Kasi nagnaga yung detonator, sabi nila, malakas sinaga malakas ngayon. Malakas sinaga. Kaso ang problema, yung lane niya, demonyo. Demon. Pabati, Boss Manjin, dahil munggo Friday na naman. Binabati ko ang pinsan ko, si Al Cedric Baldas. Kumusta card mo? Feeling ko, report eh. Joke lang.
Walang hiya ka. Siyempre, alam, oy, ano ngayon ha, boy ha? Malapit na ang vacation. Bigayan na ng card ng mga school. Tama naman. Marami na namang gagraduate. At pag bakasyon, marami na namang mga kidilets na maglalaro. Dota, no? Mag-Dota. So, ito na ang panahon na mag-grind na kayo habang hindi pa gumagraduate. Sakto, recalibration ano. Ngayon. Tama. Boss Manjin, Boss Midnight, pabate, paslip na ako. Katapos lang mag-calibrate. Bababigay ng medal ngayon, sabi ni Jay Lipiran. Oh, mataas ang ano ngayon ang MMR requirement. May kaibigan ako na... Ah, ganun? Rank 1,000. Nag-divine, nag-divine 4. Mm. Pero same lang yung MMR niya. So, halimbawa, pag ikaw ay legend, sabihin natin, legend 2, kagaya ko, pwede ako mag-Archon na late. Siguro mga Archon 6 ka. Ganun? Archon 5. Talaga? So, yung ano nga eh, yung Immortal kasi dati, from 5.7 ginawang 5.550. Tapos naging 5.4. Ngayon ang Immortal ngayon 6K. Hay! Pinataas! Mm. Sabi ng Dots. Sabi, kaya ako, Ancient 6 lang eh. Ako. Tignan natin. Pero Kuya Midnight, yung laruan naman natin, pang ano eh. Pang Hindi kasi nag-1-9 ako. Oo. Natalo ako sa lahat ng games ko pag... ano? So pag core yung kakampi ko. Oo. Support ako. Nung nag-core ako, yun lang yung nag-iisang panalo ko. Nag-iisang panalo mo. Pero yung laruan naman kasi namin dito, guys, ano eh. Oo, hindi. Hindi pang ano eh. Hindi pang MMA. Hindi pang Immortal eh. Pang ano kami eh. Pang ibang mundo. Pang ibang mundo eh. Basic. Bay to the sick. Alam mo ba't pang ibang mundo? Hindi yung kalaban na inaaway natin. Oo, kami. Oo, talo kami dalawang kagabi pero... Ang nag-aaway mismo yung magkatabi. Idol, sabi ni Kuya Eman Kabusas, ang galing mo palang bumati. Siyempre. Aba? Bati Aero tayo eh. Oh, bati Aero. Pabati Advantage. Naman, pamangkin ko si Etong, nakikinood. Etong, what's good? Sabi ni Raymond. Shout out din daw kay Denrin Case Rockit. Uy! Hindi napansin. Ito, si Shian, Boss Manjin, pa-shout out. Di ako pumasok para manood sa inyo. Nakakasira kasi na, sa pagdodot ang pag-aaral. Hop! Baliktad! Responsible gamers tayo dito. Responsible gamers. Pinopromote namin pumasok yan. Pumasok ka ngayon na. Patayin mo yung Facebook mo, patayin mo yung computer mo, or cellphone, pasok ka. Pagpasok ka, pwedeng doon ka na manood ng Dota. Pero basta at least pumasok ka. Pumasok ka. Hindi namin ini-encourage ang pag-aaral. Basta pag nandun ka na sa pag-aaral sa school. Pag-aaral, oh. Sige, tsaka ka manood ng Dota. Basta nasa school ka. Basta pumasok ka. Attendance is a must. Oh. Tanda mo, man, the 10% of the grade came from attendance. Mm. Basic. Paano pag di pumasok yung teacher mo, di wala kayong 10%? Oh, kasalanan ng teacher yun. Paano ba yun? Feeling ko, baliktad eh. Baliktad. Pero binabati ko lahat ng estudyante. Oh. Si Luis Vittorio, nanunod sa atin ever since the world began. Ano, yep. Pare Koy, what's good? Anti-mage last pick ng TNC, Jungo Lord. Ito si, Joshua. Okay. Joshua Yuyu. Boss Manjin, pa-shoutout from Baguio. Aba, Baguio. Feeling ko sobrang lamig dyan. Lamig kaya dito. Oo nga, no. 9.8 pare nung isang araw. Oo. Manila. 9.8 Manila? Churo. Seryoso? 9.8, naisusulat. Eh, paano sa Baguio? Eh, di mga... Di nag-negative sila dun. Mga poor, mga ganun. Oh. Kasi naalala ko nisang araw, lumabas ako, nakasando lang ako. Ginanaw ako eh. Sabi ko, kailangan akong jacket ha. Ako din eh. Minsan lang mangyari sa Manila. No? Oo, naginawin ka. No? Ang jacket weather. No? Oo. Pero meron actually dati, noong 2013. Oh. Noong January, nag-hit ng lowest, nag 12 degrees. Pero 9.8, yun na yung lowest. Lowest. Walang iya. Lowest. Yun na lowest. Boss Manjin, Boss Midnight, pabati naman. Watching habang pinapatulog si BB. Second game, Raknam. Hashtag Mongo Day. Yan. Shoutout sa'yo, Juan Rizico Cruz. Yun. Eto na, papasok na daw in-game. Pa-shoutout sa asawa kong adik sa Dota. Patrick Y. Sa atin, Lese. Sabi ni Anyo. Huwag niyong awayin ng mga asawa niyo. Eto na. Pops. May wordings. May wordings, direct. Kaya, si ano, sa Ojo. Yan. Text mo yan, direct. Hindi. Pili ka na sa ano. Diba yung Do You TV M4? Yung sa baba. Sa baba niya. Yan. Hindi. Yan ang pangalawa. Pangalawa. Yan. Good job. Okay, bago lahat. Pakilala muna natin ang ating mga manlalaro. Sige, una ka na pare. Una ka. TNC, side niyang Radiant, Ninja Boogie sa kanyang Andai, Teams, Shadow Shaman, Armel, gamit ang Outer Devourer, Kuku ulit, Tidehunter, and Gabi sa kanyang Anti-Mage. Si Raging Potato ang gagamit ng Naga Siren, si Ben Hur ang gagamit ng Pugna, si Play Solo ang Leech, si RR
ang Tiny at si Sam H and Darkseer. Sabi ni Sam H, hello all teammates, what's good? Yep. Ako ay nagbabalik. At ako naman ay maghihiganti. Pare, alam mo, dahil malamig, may bagyo, may ano daw eh. May umuulan. Sa Manila, malamig. Pero sa mga ibang parte ng Pilipinas, umuulan. Sa Laguna daw, umuulan. So yung hangin doon natin. So, yeah, So binabati ko lahat ng mga nasa provinces. Sa Cavite, sa Laguna, sa Bulacan, mga Manila provinces. Shout out, sir. Mahirap ang biyahe ng mga yan, boy. Shout out kay Ray Brian Zan. Yan. Eto na, anong Nostra na? Uy, bumabalik si ano, no? Si Anti-Majors. Oh, kasi yan eh, long game eh. Although na-figure out na siya ng mga teams, ang problema kasi dispatch, aabot at aabot ng late game kung wala kayong early game tempo controller. Tulad ko kanina sa SF, di ba? Napigilan niya yung late game ni Medusa. Pero yung dispatch kasi, aabot at aabot ng late game talaga. Ay, oo, tama, pare ko eh. Pero sakit ng ano, sakit ng right click ng Shaman, ha? Oh, 70 damage yan. Sakit kasi, lahat ng mga Mage God, masakit talaga ang ano eh. Tsaka lahat ng mahilig manabunot, masakit talaga yan. Binabati ko si Kuya D! Hoy! Kuya D, what's good? Wala pa tayo dyan? Isa lang, oh. Kahit pinsan lang, eh. Oo, kahit isa lang, Kuya D. Pero ito, Kuya Mids, again, back to the topic tayo na anti-mage. Parang gumanda rin kasi nagkaroon siya ng spell shield, eh. So, dahil doon sa libreng skill na dagdagan libreng ng ability, oo. Kumbaga parang walang nawala sa kanya, natagtagan lang siya ng libreng plus pa, ano? Libre na, ano, may plus pa. Libre na, plus 4,200 gold, binigay sa kanya libre ni Ice Frog. Oo nga, ano na effect ng aganim sa kanya? Wala na siya ng ganims. Ah, tinanggal na? Oo, tinanggal na. Yun na nga, nangyari. Pero eto, may bago rin bagong uso rin, kuya Midnight, yung Darkseer, Iron Shell combination sa top lane. Minsan ginagawang parang axe to na kinikrip block, kalikuran jutsu, pero grabe, Ninja Boogie. We'll take the first blood in the bottom lane. Grabe. Ito na naman. Ano? Tri-lane to? Tri-lane, Tiny, Naga Siren. Iniwas nila yung Naga kaya, no? Oo, tri-lane nila. Bakit? Naka-counterpick pala. Nag-book na yung detonator. May tanong ako kay Midnight. Paano mo ba maiisip sa isang team na kailangan nyo mag-tri-lane? Sino nagde-decide yan? Paano nyo nalaman? Usually kapag kailangan mag-tri-lane. Kapag meron kang, ang number one condition, kapag meron kang off-laner na kayang solohin yung lane. Number two, kapag yung pressure na bibigay ng dual lane is hindi enough para i-contest. Tulad ito, kapag nag-dual lane sila, ang problema nila, yung undying lang, hindi nila kaya. Hindi nila kaya, bestie, tama nga. So kailangan nila tatloin. And dito, medyo perfect yung tri lane nila kasi yung dalawang lane nila, hindi kailangan ng support. Ako, kaya mabuhay mag-isa. Oo, lalo tong mid, kasi tama. Panalo yung poke na kay OD. Tama ka dyan, parang Midnight. Pero eto, the Soul Rip coming out from Ninja Boogie. Ayun, right click. Sakit. Dalawang support yung ginagayari ni Anday. So 1v1 sila ni AM tsaka ni Naga. Oh, ni Naga si Rena. Kasi kung 2v2 to, yung Anday, pati yung Naga Siren, kakawawain niya. Tama ka dyan, parang mid. Sarap ng buhay nito. Benhur will get the regeneration. So unlimited amount of Nether Blast in the mid lane dito. For sure, semi-mahirapan ang OD natin. Pero siya nang una sa network. Naga, having that bronze armor, tinatamaan si parang Ninja. Ninja Boogie, staying in the trees. Medyo mahirapan tingin ko dito, parang Midnight ang tri-lane ng detonator eh. Kasi, like what you've said, pagdating natin ng level 7 to level 12, mahirapan tayo magpa-level. Yep. Medyo kailangan agad ng level ng ano dito eh, ng detonator. Kasi medyo ulti-based. Yep. And yung TNC lineup nila, si OD tsaka si Tidehunter, enough. Yan na yung buong teamfight nila eh. Ang kailangan lang ng dalawa mula doon sa supports is yung Shackle tsaka yung Tombstone. Tsaka yung Tombstone, Gucci buff na sila. And makukuha nila yung level 5, naka-max na lahat din. Tsaka, level 7. Yung apat kasi sa dito sa TNC, kayang gumera, Kuya Midnight, yep. Nang wala yung anti-mage. Oo. Sa detonator, tatlo. Tatlo. Tatlo lang. Kasi yung Darkseer may sariling buhay din yan. Oo. Pero Darkseer is, the Darkseer is, sabihin natin, isa sa magandang tool para sa detonator dito to escape. Especially with the 5-man search. Yep. Perfect din yan sa Lich at saka sa Naga Siren eh. Tsaka magandang combo nila, yung search into Naga Sleep. Ay oo, ang ganda nun. Bilis nun. Tama. Pwede rin nilang gamitin yung Naga Sleep sa setup ng Vacuum into the Wall. Kaso wala silang follow-up. Kaso nung kasunod, Jade wala. Ghost, wala. Nga, kasi yung AM mag-blink out. Yung ito, OD ito, magtatago. Ay! Naku po, miss ko maata ito, Kuya Mitz. Radiant joke lang! Intay avalanche. Oops! Lumapit ka! Avalanchers! Ayaw! Pinalubog. Uy, nakita siya. Umapok ng konti. Ayun, nakita. Nakita siya, natruset siya ng tower. Piling ko avalanche na yun eh. Ay, tingin tinago mo. Tinago. Hirap din eh. Saka yung ano, lapag ng board dapat nauna. Pero eto, tinali na naman. Hindi pa 8 gaba. Pero, oop. Search Ibaka.
Mamba out para dito kay Sam H. Uy, makakuha pa ng bounty rin to. Abot. Hindi, 10 seconds pa. Contest yan. Uy. Tipi na, tipi na. Hindi, hindi. Gusto niya. Magkakasakil! Gusto niya magkakasurge eh. Ah, nandito yung tayo nila. Laban, lalaban. Dito si Kuya RR. Okay, ito. Balubugan dito. Paunuhan tayo sa bounty. Avalanche. Sino nakakuha? 1 is to 1. 2 is to 1. Ang ganda ng siya. Ang tayo. Pietarp, Pietarp. Yabog. Sabog. Uy, Pietarp. Wala pa lang one. Anong tournament daw to? Ito po ang Dream League. Southeast Asia Qualifier. Qualifier pa to, so... chill lang. Chill oy, lang si ano pala? Sino? Si Erickson Macapas Domingo. Ang magtataho, magtotokwa. Dahil, ano siya siya? Poging bumbero na araw-araw na lang ginawa ng Diyos nagbe-birthday. So, 108 years old ka na ngayon. Binabati ko lahat ng mga estudyante sa Cavite. At yung pinsan ko, si Cedric, ang taas daw ng grades. Ayos ba yun? Pero ito. Tama yan. Responsible gaming. Responsible gaming. Ito pare ang ano, the redemption play. Grabe. Nice toss. Benga ka, Burts. Kawawa si Teams, pero tapos na yung search lana. Tapos na. Kulang. Kulang yung damage. Ang hirap din kasi sa Tiny, pare, ano yun, no? Dahil since nung nagkaroon siya nung ano, nung 3 gram, parang yung burst output niya sa early game, umiina. Hindi ganun ka... Dati level 5 pa lang ano na yun eh. Gera na no. Gera na yun eh. Ngayon kailangan niya pa mag level 8, kailangan niya pa mag level 7 para saka enough yung damage. Yung combo niya ngayon, kung previous patch no patay yung Shadow Shaman. Kasi yung combo niya ngayon medyo limited yung damage and at the same time yung range kasi kailangan mong isipin. So yung spacing ng Avalanche Toss combo hindi ganun ka hindi ganun kalakas. Hindi ganun kaluwag, kaluwag. Maliit yung damage na natin. Pero ganda ng blink in Bobby Tricks. Op, lulumban din ba? Ayaw, ayaw, hindi abot. Ayaw umabot ng tali dito ni Kuya Teams. Ayun na, sinabunutan mga kaibigan. Inubusan ng mana. Lagar. And si Armel naman sa mid lane napatay. Yung dalawa, si Pugna at saka si Tiny. So medyo bumabawi lang ang detonator dito kahit papano. Yep. In terms of ganks. By using Mr. RR, Mr. Papa Ball. Kasi yung lineup din ng detonator pare. Yes, sinabi natin anong combo nila after the vacuum. Ano din sila dito eh, malakas din yung pick-off capability nila. Yep. Ang layo din ng reach. Especially the ensnare pala na meron si Raging Potato, meron kang Surge, habuli ng Tiny, you have the Slows, you have the Iron Shell. So kaya nilang makipag-pick-off. Pero eto na naman, grabe talaga si Teams! So wala, kulang damage sila. Shadow Shaman! Oh, muntik na mamatay si Ninja Boogie! Teka na, Raging Potato. Buti na lang, mayroon siya digging stocks. Yung Shadow Shaman hindi na naglalagay ng voodoo eh, no? Level 4, level 4 shackle kaagad. Oo. Yun na lang yung kailangan. Kasi yung value point sa Hex, sobrang laki na nun eh. Level 1, 2.5 seconds. Ang laki na nun. Ang laki na. Ah, level 1 lang yun? Kaya ano eh, kaya nga minsan naiinis ako sa mga support ko, di naglalagay. Pero di ba ang Hex, malaki ang mana? Kaya medyo hindi nila. Sucks lang. Pero yung damage kasi nung ano, nung Aether Shock, level 1, 100. Masakit. Yung right click damage mo, 70. So at hindi mo kailangan yung early levels. Siguro pwede mo palakasin, pero at least magkakig ang value point sex. Pero dito mamay avalanche dito, paring midnight. Lita kasi ng range niya. Pero tignan natin. Range, Miscom coming out from the Tiny and the Pugna dito. Habang nakuha ni RR ang regeneration, they're now chasing Armel. Armel medyo na iiwanan na naman in terms of farm. Paring midnight, ganito din nangyari nung game number 1. Nahirapan siya sa kanyang katapat. The mid lane. Pero ano naman, okay lang naman. Pwede siya mag-fall back sa jungle. Mabilis din man siya mag-wave, mag-clear ng wave. Parang ano eh, no? Bagay kay Raging Potato yung ganitong rule. Tingin mo. Yung offlane solo lords. Offlane na carry. Mm. Wala kailangan nila i-evil sa Tide. Actually, ang dami niya iniwasan ng lane. Yung Tide tsaka yung OG. Ayo, kaya tsaka maganda rin kasi yung hero niya against KEM. Problema lang talaga nila yung Undying. Kaya sila nag-try. Tsaka ano din eh, the fact na meron kang illusion, sulit din yung Soul Rip. Yup. Para kay Undying, the more heals, more damage. Tsaka nagugulo na lang dito si Ninja Boogie. RR, kailangan niya mapatay ito. Ayun, nakaisa si paring RR dito. With the Boots of Speed, habol na habol. Problema ng ano dito ng TNC, kailangan nilang kontrolin yung jungle ng detonator na maaga. Kasi pag na-utilize nila agayan, sobrang ano, sobrang bibilis yung farm. Bibilis yung farm mo, oh, tama. Binabati ko lahat ng nanonood. Thank you so much, guys. Yatarp. Yatarp. At sa Gabi, susunod ko to. Ingat ka dyan. Masakit yung illusion yan. Masakit yung illusion yan. Ingat ka dyan. Ingat! Pero pare, maganda naman sa lineup ng detonator dito. Mabilis lang din sila mag-push dahil sa Pugna.
at meron pa silang Raging Potato. So tignan natin kung anong depensa ang gagawin ng TNC sa bottom lane. Nagkaroon na tayo ng switch lane dahil sabi ni Gabi, dito na lang ako sa taas. Medyo weird nga nandiyan nila sinimulan to ng ganito eh. Kasi as much as possible gusto mo yung favorable matchup. Oh, maganda si EM kasi kay Darkseer. Pero ito, malaki na yung lead ni Darkseer, so mahirap na i-contest. Kunat pa ah. Para yung item lang, Stout Shield tsaka Bracer. Ang kunat. Wala na bounty rune, kaso may nauna doon, ayan, si Unding. 1k na agad yung buhay ng Darkseer. Yup, malaki kasi bigay ng ano ngayon, ng health. Ng anong strength pala. Ng strength sa health. 18 dati, ginawang 20. So malaki yung value na nakuha mo, although limited yung magic resistance, pero malaki naman yung HP. Kaya naman pala ganun. Tsaka mga ano din eh. Yung Darkseer naturally makunat din eh, no? Hindi rin ganun ka ano, pero ang compensation naman doon dahil sa mga ano, sa mga strength heroes ay si Darkseer kasi in, so wala siyang pakiresan nerf na 25%. Kung sa strength bibili ka ng dalawang Bracer, mas malaki HP makukuha mo dati. Tama kasi may 25% bonus. Pero ang ganda ng ginagawa dito ni Benhur, dinidecrepre pa yung siege creep to add the push, mga kaibigan. Ninja Boogie nandito, may armor na nilagay, nandito top lane ng side ng TNC, nilabas sa mga serpientes. TNC wants an exchange sa mga T1 towers. Gabi will just pull this out and will just farm. Medyo stalemate ang ating laban, paring midnight. Oo, problema ng TNC dito. Sila yung kailangan mag-invade ng jungle, sila yung nai-invadean. And yung Naga Siren natin, tuwang-tuwa doon sa may baba. Napag-farm yung jungle nung EM. So tingnan mo yung network ni Bomb Beams. Oo, ayun, 5k agad. Diffusion na yan. Pwede, Asha muna. Farming item. Battle type, no? Oo. Hindi na kasi maganda yung Radiance type yun, Agay. Pero tingnan natin dito, pare, dahil meron ng Vladimir's Offering. Si Tide Hunter. So yung tipid tips na tinatawag nating meta ay mangyayari na for TNC for sure. Around 2 minutes magkakaroon na ng balugbugan dito. Aba, triple rate ban. Triple rate ban? Sa bagay, maganda rin kasi hindi naman siya masyado nagmamadali. Tsaka ano eh, hindi siya tulad ni Terrorblade na kailangan lumaban. Pero ito, uy, tamang TP lang. Kumanta ang Sirena. Ako'y isang Sirena. Tsaka maabuso kasi nung illusion niya yung tatlong rate ban. Si Terrorblade kasi maabuso niya yung tatlong rate ban. Problema, kailangan na kailangan buka ka yung Yasha. Yung illusion kumukunat din doon sa tatlong raid ban. Oh! Kaya naman pala. By the way guys, break muna tayo sa analysis. Batiin muna natin lahat na nanonood, pare. Si mga boss, pabati na rin sa GF ko. Happy last anniversary namin, mwa pa. Bakit last? Sabi ni Erickson, makapas Domingo. Grabe naman. Bakit last? Pili ko ikakasal na sila eh. Baka. Kaso anniversary, hindi ba pwedeng extend na lang? Pero, hindi, I mean, di ba anniversary ng pagiging mag-shota? Mag-shota, oo. Ngayon, mag-asawa na. Kaya nga. O baka nag-break? Hindi natin alam. Pili ko, masakit yun yung February eh. Oy. Mukhang ito ata. Nakita si paring Armel dito. Ikam sa Avalash. Pero merong palubog na magagawa. Tinos doon sa bandang neutral clip. Pero may shackle shot doon sa bandang gilid. Ravage connecting on 2-2. Unang mamamatay dito. Ang bug na natin. Habang tumatakbo na naka-search. Si paring Sam H. Will... hindi na sila magsa-chase dito. Mahabol ba? Meron pang palubog? Ayun, binanish. Huli ka, bitchin. Pero syempre, buhay pa din naman yan dahil sa search. Pero na super slow, Avalanche. Gosh! Mukhang wala mangyayari pero nandito si paring Gabi. Ubusin niya ang mana dito. Hindi na siya magbiblink. Hindi niya nahayaan niya na yan. Ang si R next target dito. Ayun ang sinasabi natin. Palubog, Junzu. And there you go. Sanity si Clips para kay Armel to get the last hit. Two heroes will fall down for Detonator, TNC. Tamang pick-off, ang 5-man heroes doon sa bandang top lane. Basic. Naghiwalay daw kaka-Dota. Naghiwalay kaka-Dota. Yan, mahirap dyan. Mahirap yun. Ano kaya nangyari dun, no? Last anniversary. Mahirap dyan kasi kung maghiwalay kayo kaka-Dota, edi... hiwalayin mo na lang yung Dota. Ayos ba yun? Oo, tama. Responsible gaming. Responsible gaming. So yung nakasire natin, naiwan sa kusina. Sabi dito ni Luis Vittorio, pare, magandang bakbakan daw to. Naga versus Anti-Mage. Sinong ano? Pili ko hindi. Pre, parehas bulag yan, ha? Si Anti-Mage. Bulag. Bulag. Si Naga, may ano din, may bandana. Wala. Wala ba? Wala. May costume siya meron. Wala. Pero joke lang pala. Ay, yung ano, yung set ni RTZ. Yung set ni RTZ, yung walang mata. Pero hindi maganda yung laban na yan, ha? Parang Terrorblade Medusa, medyo boring yun. Oo nga. Parang Lugia Naga, tingin mo. Ha? Lugia Naga sa... Lugia si Naga pag nakuha na ni AM yung Battle Fury, Lugia si AM late game. Oo, tama. Hindi niya kaya yung Naga Siren. Tama. Pa-shoutout dito sa Basud City ang ng Team Soya. Sabi ni Edson Maniago.
Si Boss Dire Dude, nanonood. Boss Dire Dude, One Games. Pwede ba yun? Mamaya, pwede. Yan ba yung Dota serye? Sabi ni Gistrail din makakulangan mag-banwa. Pwede naman. Pwede ko si Manjin, Dota serye din eh. Ay, oo naman. Abangan nyo ang ano, ang... Rematch. Oo. Oh, best of three, best of stream sa Mineski TV yan. Kakas ko ka. Ay, hindi, paano ako mag... Naisip ko bigla, paano ako magkakas ko maglalaro? Pwede naman. Pwede naman. Oo, kinakasabi naglalaro. Pero teka, sumu-analyze ko ba eh. Binabati ko si Madam Kandupet na ano, na babawi ako ng may ano kasi kami yan eh. Best of three. Best of the best. So. Pero ano na, dahil sabi ni Kang, seryoso na daw. Seryoso na. Itadrop ko na seryoso tsaka legit na legit yung lineup. Legit na yung lineup. Seryoso na, tawagin na natin lahat. Pero mamaya na natin pag-usapan yan dahil balik tayo sa laro. Mm-hmm. Soul Ring, Vladimir's Offering, Tidehunter. Pare, magbaback ka pa ba sa ganyang item? Hindi na ata. Hindi na. Pag mamamatay ka lang, tsaka magbaback. Mamamatay ka lang, tsaka lang magbaback. Pero pag ganyan item mo, hindi ka na mamatay. Laban. Oh, naglolo ka lang. Dalawang ano, elemento ng tubig. Oo, oh, nag-farm lang. Oo, nag-farm lang. Uy, ito, naging ano, naging transformer. Uy, grabe! Muntikan pa siya mapunta dun sa ano. Buti lang kamo, may tombstone. Muntikan pa siya maging santo. Pag siya na... Muntik siya maging ward. Muntik siya maging ward, oo. Muntik siya maging Artizi, man. Oo, muntikan siya maging Artizi. Pero eto, mukhang magkakaroon ng balugbugan in the top lane. Pero kalma lang, kalmalicious. Shoutout daw sa atin, Manjin, sabi ni Darce Solomon. Binabati kita, Kuya Darce. Oo, oh, binabati rin kita, Manjin. Oo, oh, oh. Binabati kita, Midnight. Ayan, sige, tama yan. Oo, oh, oh. Ito. Bakit Toreo? Toreo. Siya lang, oh. Masagagad yan. Medyo maganda. Uy, muntik na matinay. Ang laban ngayon ng Side and Detonator, mas better, like game number one. Kasi kanina, 60 minutes pa lang, parang patalo sila. Ngayon, Pugna push yung nagko-control dito ng tempo ng laban. Oo. Hindi makaangat ang TNC, pare. Parang yan yung SF kanina ng ano, TNC. Ito, ngayon, may tempo control yung detonator and walang mag-defend inside ng TNC kasi yung Tidehunter, medyo kawawa din yung Pugna. Ayun, no? Kahit ano, kahit may, you know, imamagic-magic lang siya. Hindi, tsaka kahit sino mag-defend, hindi mo naman mapipigilan yung Nether Blast. Tama. Yun yung skill na walang kapigil-pigil. Kahit mag-brown out. 40 lang, oo. Kahit mag-brown out. Busog na rin. Kahit offline yung ano, Pugna nag-push. Eto, binasa. Uy, ganda. Inabalanchers tatlo. Uy, pero naglagay ng armor dito. May TP na lalabas. Mukhang magkakaroon tayo ng next rush dito, mga kaibigan. Pero teka lang, na-hatching ako. Patching muna. Ayaw matching. Okay. Tuloy mo. Ayaw matching. Pag di mo nilabasan, may inis yan. Oo. Oh. Uy, mecha nisim. Mecha na, nisim pa. Ano ibig sabihin? Ewan ko. Hood pa. Ano ba yun? Feeling ko masyado ng ano si ano eh, Tidehunter eh. Masyado ng emo. Bumibili ng hood. Ay, oo nga. Tanda. Nanggaling yan sa ano, sa caster na naka-hood. Hoodie. Ayun, ako mga kaibigan, nahuli. Yatarp. Si Ninja B, yung undying. Namatay yung undying. Ano ba yun? Ito pinatulog. Sleep tight, baby sleep tight. Ay, yun pala yung combination. Nilagay ng mirror hanging on the wall. So, ginamit yung sleep para sa isang support. Pero di matahit, boss. Pero pa hinahabol dito si Kuku Natix. Chris Target, life drain, malaki buhay. Ginawa bulalo, sakto. Mukhang bulalo ang Tidehunter, mga kaibigan. Oh my G, binasa ang Sirena. Hindi mo pwedeng basahin ang Sirena. Lalakas yan. Magkaka-item bigla yan. Nako po, mga Bobby D. Mukhang delikado TNC dito, detonator. Oh, pinatalo ng watermelon. Uy, nagbasaan. Piyesa ng San Juan. Tombstone. Pinatay ni Illusion. Grabe, parin. Lupit ni Bimbo, ni Bo Beams. Yung mo, walang magawa yung TNC. Walang magde-depensa. And si OD, walang magawa kasi nakalapag yung ward. And tumalon si Armel, siyang blink dagger dito. Armel, maubuhay. Papalugod yung aning Tiny. Pero lalaban sila. In-ensnare yung undying. Mamatay na naman ba? Tinali dito. Sinutsut mga kaibigan, pero nagkaroon ng Serpent Watch sa pamukan ng Ravage dito. May Shackle pang tatamaan. Una ata mamatay si Reggie Potato dito. Wala siyang sleep. Pero eto ang Chain Frost tumatama. Bouncing. The Bouncing Ice. Double kill for Price Solo. Pero eto, the Hexilong. Teams, tumatapos kanyang buhay. Nova will connect. Meron pang vacuum. Meron pang Iron Shell. Meron siya yung Chibaka. Baba out. Ang detonator. Three heroes falling down. Gabi na dito sa bandang gilid mga kaibigan. Frost Armor. Ikaw na lang mag-isa, kuya. Avalanche Toss to the Decreplify combo. Triple kill. Fly Solo and Company. Support ang umubos. Yup. And tamang creep cut lang naman si Gabi doon. Pero nakit siya ng Tiny. Yung Blink Dagger ni RR. Gamit mga kaibigan. Eto, di ba tayo tapos? Wasak. Support. Piling mo game 3? Piling ko next game ni. Parang kaya pa eh. Mahirap eh.
ko kasi OD lang yung may kaya kay Nage. Problema, kailangan niya na BGB kasi si Bognar nasa ano, nasa detonator. Kailangan niya na BGB bago sila makalaban. And kawawa pa rin sila kasi kapag nag-ravage, although nauna yung slip kanina, kapag nag-ravage yung TNC, wala na merong sila. Slip, merong slip ang detonator. So ang nag-engage dapat dito detonator. So may chance silang patayin kagad yung OD. Tsaka sa tingin ko pare, dahil meron sila, dahil ravage siya asa ang TNC, pag wala yun, wala, wala na silang no choice. Oo. And yung Naga, wala silang pampatay niyan. Oo, wala silang pampatay. Game is hard for TNC, pero detonator, actually, pare, kailangan na nilang tapusin to as soon as possible. Mm-hmm. Kasi, mahirapan sila still an anti-mage. Yep. Oo. Mahirapan sila mid-game kasi creep cut ng creep cut. Creep cut lords pa naman yan. Ito may nahuli ata. And si RR, datang-dataka. Datang kasi si Kuya RR, Mr. Pog. Huli. Yep. Huli pero di ko no. Manjin, pabati po sa PGH nanonood while extracting blood. Mabuhay mga blood donors. Sabi ni Arbel de Ramos. Delikado yun. Delikado kuya Arbel. Arbel, baka ibang blood. Baka mayatarp yan. Baka mayatarp yan ha. Oh, ito, grabe. Ubus ang tore ng TNT. Wait, man, pero binabati ko lahat ng doktor, lahat ng nurse na mga ano natin, mga modern day heroes din, hindi lang OFWs kasi main araw-araw ang hirap ng trabaho ng mga yan. Yep. Pag-aalaga at pag-uwal. Stressful. Oo, stressful. Kasi life and death situation ng hindi pwede magkamali. Hindi pwede magkamali. Kumbaga sila yung mga tao na pag nagtrabaho, perfecto. Oo, tama. Binabati ko lahat ng mga nurse at doktor at dyan sa BGH. At hindi lang dyan, lahat. Galing doon kanina. Oo, lahat yan. Nice ba yun? Pero eto men, agility. Ang daya naman pala ng yep. ano ng Naga. Madaya talaga talent. Lalo talent. Pag dumating na level 20 yan. Plus, para, ano, plus 2, plus 4, illusion. Para kang may libreng, ano, libreng item. Yep. Yung isa 12 strength, yung isa 12 agility. Doon ka na lang sa agility, tapos bili ka ng mga taras. Ayun, mag-heart na nga eh. Radiant malapit na. Pag ito nagka-heart, yung ulti ni OD hindi na sapat. Bitin. Oo. Yung mga illusions, buhay dyan. Tsaka pag nagka-heart siya, magkaka-feelings. Heart yun eh. O, diba? Eh, kaso delikado yun. Pasok, ako. Kasi ang feelings natatalo. Tama, tama. Dapat utak. tama ka. Nice sulat. Ay, naku. Binabati ko lahat ng traffic enforcer, babad sa Sunstrike, sabi ni Dar Solomon. At lahat ng mga trabador natin sa, kunyari, sa mga kalsada, ayan. Make sure nyo lang, hindi kayo nangungotong kasi mahirap na. Delix. Oy, si RR dito pinabalakan yung anti-mage. So, mabilis. Man, ang bilis na niya anti-mage dito. Para na siyang Beyblade. Tingnan mo. Uy, makakamata niya. Oh, grabe. Ano kinuha niya level 15 talent? Yung blink ba to? Sa kanan. Yung blink rage. Hindi, nasa kaliwa yung blink eh. Pero nga itong nasa kanan ulit. Mamaya, malalaman natin. Direct, pwede pakitutok yung mouse kay anti-mage. Tingnan natin. Sa talent. Talent. Kanan nga yung blink range. Kaso kura siya agility. Laki ba din nun ha? Binabati ko si Thursby. Parang Thursby. Feeling ko pakiramdam ki. Maganda ba gising? Maganda naman ang gising, Thursby. Chill out. Eto boy. Nako, inuliwap. Huli ka, Bechin. Yatarp. Si Ninja Boogie. Yung undying natin na mamatay. Paano ba yun? Dying, parang hindi ang dying, you know? Oo okay. Nga eh. Loko tayo, loko. Nambuchi up. Ganda raw ng gising mo, Manjin ah. Oo naman, lagi naman maganda ang gising natin. Kasi maaga na ito tulog. Magkompleto ang tulog, maganda. Tandaan nyo guys, mas okay nang walang tulog kaysa walang gising. Di ba? At least pag tulog ka, pag gising ka, pag hindi ka nagising, hirap na. Paano yung walang tulog pero may gising? Yun lang. Paano yun? Ibang usapan na. Ibang usapan na yun. Nagising ang diwa. Ano ba yun? Ah, tama. Oo, tama. Binabati ko si Kuya Dali, ang pinakabago nating director. Oo, pinakamalupit. Pinakamalupit. Mr. Worldwide. Yup. Si Dali. Oops! Nagkalaban dito, pero... Uy, si Ante Michan! Hindi makabling ko, taubos yung mana! Ganda nung ano, man. Nung sinister gaze. Oo, tsaka yung ano din. Ito, inabol sila ng sirena! Naku po! Ang bilis! Aqua Jet! Oh nahuli pa! Pinatulog! Malaglock 9! Ako isang sirena! Oh my God! Raging Potato! Next game. Next game na! Si Raging Potato lang pala ang kailangan. Dotang-doto. Ayan, creep cut ka. Pero tignan mo yung ano, yung siren. Pwede mo speed.
Aqua Jet! Jungbo Lord! Jungbo Lord! Ubus mana mo! Ubus ka! Sige! Sige! Kunat! Tinali! Grabe! Yung imbis na sirena ang inuhuli! Uy, uy! Pinato yung anti-mage! Pinato yung anti-mage na illusion! Traitor! Traitor! Very good! Grabe! Bay to the sick! Yup! And ang hirap for TNG dahil at this point wala silang pang-contest noong Naga Siren. Men, pag in-ensnare ka ba, pag nag-third skill yung anti-mage, hindi babalik? Hindi na. Hindi, di ba? Kasi dapat, ano yun eh? Dapat during cast. Dapat during cast. Oo. Ah, during cast. Oo. Kasi kapag binato niya na yun, hindi mo na matatouch yun. Parang silence si Grimstroke. Okay. Oh. Yung silence si Grimstroke, pag nabato na niya, hindi mo na pwede i-counterspell. Nandun na. Grabe. Ang lupit ni Raging Putay ito dun. Oo. Ang lupit. Kang dupit. Kang dupit. It rhymes. Si Madam Kang, alam ko, log to pay. Kasi may ano eh, may... Ano tawag dyan? Cosplay. It goes on! Oy. Pero may kumakanta. Direk! Direk, wag ka mag-YouTube! Direk! May kumakanta. Baka mapakanta kami rito. Direk, nag-YouTube ka pa ng musical ha. Don't stop. Believe it! Oy, may puso na ni Evangelista. Oh, Heart Kaso, ilang beses na loko yan. Oh, ay, joke lang. Hindi naman. Masaya naman si Madam Heart. joke lang. Hindi, okay. Ano yan? Laban yan. Laban yung puso na yan. Laban yan. Pusong Pilipino. Pusong Pinoy yan. Ano ba yun? Pusong bato. Alam nyo, ang pusong Pilipino, lagi na nanalo at hindi na talo. Tama. Si Pacquiao. Si Pacquiao, lagi nang panalo. Di na bago eh. Kaso si Pacquiao, nadadaya eh. Minsan, TNC naman. Kuya, ano, sana TNC naman yung manalo. Pacquiao, parang, nung laban ni Pacquiao, parang alam na lahat eh, no? Oo nga eh. Pili ko alam din yung kalaban niya eh. Nagpa-memes lang eh. Panalo daw siya eh. Meme Lord. Meme God. Ito na. Ang puso ng Pilipinas, ang bandera ng Pinoy. Wala silang magawa eh. Wala silang... Sila, oh. Man, grabe yung Naga Carry ngayon ha. Parang sobrang bagong meta to ha. Nanonood sila, The Mermaid Show. The Mermaid Show. Ariel. Oop. Ito, may nagpabilis. Hello, si RR, dutang-duta. Naku, sinutsot. Ginamambulalo dito si Ninja Boogie, mga kaibigan. Nilabas sa mga aas. Serpientes. My solo will go down. Here comes the dagon. Coming out from the Pugna. Ben-Hur with the Nether Blast. Pero tingnan natin dito. May tali. Portion. Ikaw ang tinali. Abang pinabaton na naman si Kuya Gabi dito. Let's see. Ito, Naga Sirena. Napakabilis. Blink out para kay Gabi. Dalawa mamamatay sa TNC. Pero ang bilis talaga. Sirena. Hindi na siya Sirena dito. Naku po. Dinifusal pa. Napakakunat ng bagong. Pero tinali na naman. Mga... Grabe. Trabaho. Si Erbil. Oh, mahanta, para hindi matago. And walang magawa yung anti-mage natin, tsaka OD. Si Gabi, iniwan niya yung mga kampi niya. Bahala kasi buhay niyo. Grabe naman yun. Bobby Tricks. Oh my G. Tingnan natin. Tumitipid dito. Salikod. Si Gabi. Walang damage yung TNC, pare ko. Pero ito, ginera si anti-mage si Gabi. Dinagon. Hinihil, mga kaibigan. Wala silang magawa. Game 3 yun na. Ang kunat nung Naga Siren. O yan, hot top. Okay, Direk. Dutang-duta si, ano, si Obims, oh. Trabaho. May mali sa Dota ngayon, pare. Parang oops! TP out. Nga nga. Ay! Hindi nabot. Uy, may BKB pala yun. May tulog. Pag may tulog, may hulog. Oo, tama ako doon. Pag may tulog. Pero, feeling ko, don't stop. Feeling ko, pag may don't stop believing, kuya, dali. Nee, feeling ko, matugtugin mo yun eh, para laban pa TNC. Parang, men, sa tingin ko, may mali sa Dota ngayon eh. Pag wala kayong magawa, wala na talaga kayong magawa eh. Parang i-timber yan nung last patch. Parang nag-ip eh. Sinaka siren. Suntukan eh. Sabi ni Kuya Adrian Prias Jason eh. Oo. Shoutout pala kay One More Chance. Hoy, si ano, John Mab. Oo, si John Mab Guardiola. Si Derek Dale, Dumajourney. Magpa-butterfly na, Maji! Naku, taras ka na, butterfly ka pa. Ang paraan na lang para mapatay itong Naga Siren na to ay Hex BKB mula kay OD. O kaya, mag-DC. Oo, mag-DC. Off mo yung PC niya para mag-DC siya. Wala! BKB takbo! BK. Ayan, tatakbo ka! Takbo din ako! BK bilipad! Oh, ayan. Nadamay. Damay. Biktima si Bilyan. Hiling ko game 3 na. Pinatagal lang. Oh, thank you next. Pinasarap lang! GG next! Ayan. Si Gabi, tamang creep cut. Ang sakit nung Naga Sirena, men. Old school Dota 1 item pa yan eh. Makunat ka na.
nagmi-miss pa yung kalaban mo. Tsaka madaya ka sa kanya. Kapag sobrang daming illusion bumabanat sa'yo, hindi mo pwedeng tanghin yun kasi yung RNG ay laging pumapabor. RNG? Yung 17% na ano na third skill niya, yung Riptide, ay halos laging nag-on. Oo nga, pindot lang na pindot. Pili ko may mali dyan sa, ano, yun, eh, sa chance na yun eh. Parang sobrang OP eh. No? Parang laging nagpo-proc kasi. Oh, ito, tignan. Uy, ito, binakium. Dalawang ano, dalawang big boys. Uy, wala, tinakpuan lang. Okay, obvious, so, may Aegis ako. Okay, sakit. Okay, right click lang. Sige. Tamang Mamba out. O, sige, mag-re-regen yan, mag-re-regen. May tulog yan eh. Pag may tulog, may hulog. Oo, oh, ayan, tulog. Ito, tulog. Tulog muna kayo, boys. Kapag may tulog, may hulog. Ay, na-claim yung Aegis ako. Galing naman ni obvious. Grabe. Parang ano yan, sinaga, parang nanay nyo nung bata pa kayo, pinapatulog kayo pag ano, alas dos ng hapon. Alas dos ng hapon, no? Tapos hindi kayo natulog, hindi kayo tumusan. Oo. Pag hindi kayo natulog, papatayin kayo niyan. Pag naka-BKB yung Odie sa sleep, papatayin ba rin siya? Oo, at nahack na naman ang Facebook ko! Sino na naman nag-hack ng Facebook ko? Ano nang nilagay? Ano nilagay? Wait lang. Ano nilagay? Mahirap pala maging Jolly Saber. Masarap, pero hindi mahal. Ano ba naman yan? Nag-post na nga ako eh, hakpay! Nakakainis naman! Hiling ko, kilala ko yung buwaba eh. Mabitrix naman! Ay, na-cute! Kaya magiging KJ ako ngayon, i-delete ko yung hack. Wala, wala. Di ka makakababa. Hanggang mamaya tayo, hanggang second series tayo. Hiling ko si John Paul lang nag-hack eh. Si John Paul de la Peña. May soulmate manager ka, no? Ang hirap din maging feeling ko yung Facebook ko, hindi na Facebook eh. Group chat? Ay nako, buti na lang kung midnight, di ka nakalagin doon. Ay nako, alam mo, sa totoo lang, di na nga ako nagpe-Facebook dito. Feeling okay. Ko si Kyle eh. Feeling ko si, ano eh, si best human. Best woman. Ay nakyu. Ay nakyu. Pero, sorry, back to the ball game. Butterfly na, ayun, Haga Siren. Butterfly na. Takot po, sino si Butters? Wala na, talo na to, andyan na si Butters. Wala na si Butters. Ah, andyan na si Butters, wala na. Oh, lads na. Joke lang. Wala kasi si Butters. Oh, playing god yan. Oy, may balak ko. Nag-change balak course. Ka ba mamaya? Nagkakas lang ako, hinak. Teka lang, Sir Chief. Nasa mali naman yung hacker eh. Parang ano naman eh. Teka lang. Mag-aar tayo ng suntukan dito. Ayan, nakita nila yung Lich. And nasa unahan si Armel. Meron niyang BGB pero to search for the Dark Seal. Pero may patago. Ang ating Odie yung problema, si Rigid Potato kinagiri yung likod. Ni-ravage siya. Ang ating Tidehunter and Kunalong. Kunalong si Parang Kaga Siren. Si mga Bobby Tricks. Oh my G, tignan natin. Sinunsong pero umusaka sila. Yeah, nagamit si Song. Song of the Siren nandito mga kaibigan. Hop! Uy, ginamit yung BGB. Ang dami kasing ano takbuhan, ng TNC. Takbuhan. Ako po nagtakbuhan lang. Pare, kaya nanalo yung TNC dito. Ang dami nilang mga Neo Pets. Kaso ang problema, wala silang napatay. Yun nga lang, dali sila pa yung namatay. Oh my god, kasi yung Ravage, kinundol nila yung Naga Siren, tapos yung si Obim, sira na yung R niya. Pindot siya ng pindot ng R. Tignan natin dito mga kaibigan. Uy, tinuwas mo! Pabalik. Wala, yung Tarp, Caesar Gaze. Babay, wala kang BKB. And GG. Tapos ang Dota 5 game number 3. Piligo. It's coming. Thank you, next. It's coming to town. Thank you, next. Thank you, next. Thank you, next. Dalawang ano yan, dalawang barracks yan. Possibly tatlo. Ayan na, yung Naga Siren, sinisimulan na itaas. Tingin mo, Kuya Midnight. Ano? Nag-experiment game ang TNC. Hindi naman sila anti-mage composition. Pero legit yung lineup nila. Siguro tinesting nila yung anti-mage. Problema, tinesting nila. Ang problema lang kasi na Naga Siren sila. Tsaka maganda rin kasi aim kay Pogue na, pero all that thought. Ito si RR Dot, ang Dota na naman. Sakit. Pinasok, likod. Double kill para sa Tiny and anytime soon. Tsaka parang kapansin-pansin ko yung Midnight na ito, larong Dota. Kapag lumakas na agad yung mga ulti, tapos agad. Yeah. Lalo yung carry. 33 minutes oh, tapos agad oh. Yeah, wala na, ubus na yung Rax. Blink eh. Maganda rin kasi yung AF talaga kay Pogue. Ang problema nga lang, hindi nila napigilan yung Naga Siren. Dapat kasi yung Tide nilagay doon sa baba. Nung nakita nila yung Naga Siren na nasa baba, dapat nilagay na siya doon. And hindi na naman nag-try lane yung TNC. So pwede nilang i-dual lane, Tidehunter plus 1, yung try lane ng detonator. Whoops! Ang damage. Patay yung Jerbs. Kaya niya papatayin niya. Oo, wala. Makikipagsuntukan pa yan. Makikipagsuntukan lang yan. Matara, suntukan tayo. Rigid daw muna. May Rigid Potato dito. Okay. Nakapagsuntukan lang si Raging Potates. Oh, buhay pa yan. Bilis!
Mukhang game number 3 mga kaibigan. The Running Man. Pilakad lang. Ako MVP ko rito sa RR. Oo nga. Si RR ang dotang dotang. Pero feeling ko Raging Potates pare. Ganda rin ng post 4 na tayo ni Palad. Kasi nga diba, na-reduce yung... Dami mo pwede gawin din kasi. Na-reduce yung XP pero kailangan niya lang is talaga yung Blink Dagger eh. And complete na yung combo niya, level 7. Level 7 eh. Level 7 pwede na. Huwag ka na, kahit huwag ka na maglagay ng 3 gram. Oo, kahit di ka na pumunta ng lane para kumuha na XP. Oo. I-ano mo lang, i-max mo lang yung Avalanche Nos. By the way, Avalanche ang minamax ha. Hindi Tos, no? May support ako kahapon, tapos yung nakamax eh. Nainis ako eh. Kasi yun yung tumitriple, yun yung tumodoble damage pag tinutos mo. Hindi yung Tos. Dati yung Tos. Yung Tos kasi, inap na yung damage 120 level 1. Dati yung Tos actually lumalaki damage kada nilalagay yung throw. Pero yung combo kasi ngayon, ang di ba yung nalalam yung argument, yung Avalanche Tos versus Tos Avalanche. Dati kasi pag tinos mo, pag ina-avalanche mo, ano, lumalaki yung damage ng Tos. Tapos silaki sa grow. Yung amplification ng Tos. So wala nang pakikahit anong combo. Kahit Avatos man o Tos Ava. Ngayon Avalanche ang na-amplify pag nasa ere. So Avalanche Tos ang combination. Tama. Shoutout sa Tiny kong support na Tos yung binax. Correct. Radiant's bottom shrine is under attack. Pero feeling ko mamaya one games eh. Tignan mo. Feeling ko one hacks eh. Feeling ko one hacks eh. Mahirap pala maging Jolly. Radiant bottom shrine has fallen. Mahirap maging Jolly Saber. Yeah. Ano ba yun? Tatlong account yung ikakalibrate ko, men. Sige. Pero eto, men, mayroon pang mangga. Huh? 08 na? Ay, ano, 02 na? May mangga pa si Naga Serena. Oo, para lang pag ano daw, pag na ulti. Clutch play, oo. Sabi ni, walang yang O dito, naubos mana ko. No. Dala kaya ako mangga. Dalawa sila naubos ng mana. Kaso, ang problema, pag naubos yung mana niya, hindi pa rin enough yung mangga eh. Hindi siya enough. Kulang 200 yung sleep eh. Yung mangga, ano ba yan? 120? Feeling ko tagilid yung mat niya rin. Baka dagdag lang. Oo, patay. Okay. Titan Hunter. Sakit oh. Hindi, naalala ko dati yung Naga Serena, yung crit type. Kada normal naging crit. Oo, yung Dota 1, no? Dota 1. Yung ito nag-bat. Nakakainis yun. Pinukurisa pa. Oo, yung, alam mo, kaya ako nagnanaga dati para sa tunog nung ano eh, yung crit. Tira. Yung damage, yung crit. Tsaka yung illusion niya madaya. Kasi pag nag-crit, alang, para siyang CK. Tingin mo ba dapat si Anti-Mage lumaban sa illusion game dito? Nag-rank in illusion. Hindi rin eh. Dapat nang nilay na niya yung Darkseer. Yun yung unang mali ng TNC. Pero ito naka BKB mga kaibigan na labas mga Serpentes dito. Mayroon pang Bandit Eclipse. Wala na Rabbit sumama. Pagod ng Rabbit yun. Pagod naman. Swanity Eclipse. Napasa ka ni Kuya Armel. Upos ata. Ursong! Kabak Israel pa dito para sa TNC. Here comes the Song. Oy! Song. Ewan ko ba? Naku po. Fly solo. Under the Glimmer Game. Sinister Gaze. Nandito pa si Kuya Benur. Oy! Nether Blasting. Link out para dito sa Anti-Mage Dagon. 100 seconds dead timer. Tapos ang Dota binastos 5. Binastos siya ng poog namin. Sinutsot. Gusto ko ng bulalo yung sinusutsot. Sabi dito ni Ben-Hur. Uy, lumabas pa! Ang sakit. Lumaban si Armel. Oh, lalaban yan. Pero problema ang magkakadago na. Uy, hinawal niya Odi! Ay, naku po. Top 1 ka ha? Top 1 ka pala. Top 3 ako. Masag. Dota 5. GG has been called. Game number 3. Biruin mo yun. Okay. Don't stop. Believe it! Sinipon ako. Sinipon ka? Bakit ka sinipon? Ewan ko.